Kailangan kita yung... Hello! Teka lang! Okay, okay. Hello everyone! And hello. Welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Archie channel. At ang pag-usapan natin ngayon ay si Sir Henry. Shout out kay Sir Henry. Hello! Ang pag-usapan natin ngayon ay mga Henrys. Henry! Alam mo ba yan? Teka! H-E-N-R-Y. High earning now, retire yearly. Muntik na, malapit na. Malapit yun, Henry na yan. So... nausong term yan, mga Henrys, no? Mga Henry. H-E-N-R-Y. High earning, not rich yet. Huh? Yun. Pwede ba yun? High earning, not rich yet? Oo, kasi kunwari, ano, nagtatrabaho ka sa isang job na sakto lang yung sweldo mo. Okay. Pero bigla kang na-promote. Tapos biglang, ang laki bigla nung taas yung sweldo mo. Hmm. Or let's just say na, na pirate ka sa ibang kumpanya tapos ang laki ng offer sa iyo doon. Or nagtatrabaho sa Pilipinas tapos nagkaroon ka ng job opportunity abroad so bigla ka naging OFW eh di ba? Sa ibang bansa mas mataas yung sweldo. So basically nandun ka sa transition stage na dati sakto-sakto lang yung sweldo mo sa gastos mo. Okay. Bigla kang nagkaroon ng mataas na sweldo sa trabaho. So ang ganda ngayon ng cash flow mo. Pero syempre, hindi ka pa mayaman or hindi ka pa nakakapag-establish ng financial ano mo, wealth mo. So ano ngayon yung tips natin para sa kanila, sa mga Henrys? And marami yan kasi hindi siya masyadong napag-uusapan dahil ang assumption, it's either you're struggling financially or you're good financially na, di ba? So pag you're when you're good financially, ang usual na tips natin, it's all about investing, di ba? Proper allocation ng wealth, preparing for retirement. So, paano yung nagta-transition from struggling financially? Kala ko, yung transition. Ibang transition yung iniisip mo. So, ito yung mga Henrys na ang tataas ng sweldo, pero ngayon pa lang nakaka-experience ng... Ngayon pala nakakaluwag-luwag. Ngayon pala nakatamasa. Oo. Ngayon pala nakakaluwag-luwag. Sabi natin. So, ano yung mga financial tips natin sa kanila? Okay. Sa mga Henrys out there. Okay. Una pumasok sa isip ko, kung may utang kayo, bayaran nyo. Exactly. Actually, tama. 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 Diba? Kung dati, credit card para pantawid or utang-utang sa mga kapatid na mag-anak. So, prioritize debt payments. Bayaran nyo na. Most especially yung mga nasa credit card. Kasi ano yan eh, kumbaga, taas na interest yan eh. I mean, multiply nyo lang like times 12 yung interest na monthly. Nako, a little bit more than that yung ano yung interest ninyo. So, kumbaga, mataas din yan. Okay? So, bayaran nyo na agad yan kasi it's money away from you. And I think it's also important to learn proper debt management. Kasi, it's so easy to be tempted na mag-spend kasi alam mo mataas yung sweldo mo. And baka mamaya sa sobrang kaskas mo nung credit card mo, hindi mo na malaya na biglang nag-over na pala yung nagastos mo doon sa sweldo mo kahit na mataas. No. So, ang pwedeng gawin dyan is that kung ikakaskas mo, dapat may ganun ka naman palang pera. Banggaan, no? Banggaan. At alam mo ang magandang bangga? Ano? Okay. Physical. Physical na banggaan. Meaning, kunwari, kinaskas mo. Oo, nagkaskas ka ng 2,000 pesos. Oo, may resibo ka. Oo. I-withdraw mo yung 2,000 sa ATM. Ilagay mo sa envelope. Ilagay mo sa envelope. Okay. Para nakita mo na real time na kumbaga, yung pera mo, in actuality, inababawasan. I-paper clip mo. Kasi bawal yung stapler, di ba? Masisira yung pera. O meron siya separate na savings account, tina-transfer niya ron. Pwede rin. Or kung gusto mo, kada kaskas mo, bayaran mo na agad from your savings pwede account. Pwede rin yun, di ba? Kasi wala kang interest sa babayaran sa ganyan. Oo, kasi mangyayari dyan, kapag hindi mo tinatabi, parang feeling mo, marami pala akong pera pa, di ba? When in fact, na ubus na pala yun kasi may kabangga siya. Oo. So,
sa mga Henrys, ang una talagang kailangan focus sila is proper money management, yes, particularly yung pagbabudget and pagmamanage ng utang. So, kung merong existing debts, kailangan bayaran niya na. Ano? Bayaran muna. Pay off niya na. And then, I would say, kailangan pag-aralan yung lifestyle kasi baka mamaya biglang mag... Lifestyle inflation. Yes, Nako, super tempting yan. Mm-hmm. Diba? Lalo na kung halimbawa, nagtitiis ka lang na bumili sa Landmark. Landmark talaga. Diba? Okay na. Sa Landmark ako bumibili ng everyday clothes ko, di ba? Kataya. Department store, ganyan. Sa Changi na lang. Department store, ganyan. Changi-Changi. Tapos bilang pwede ka lang bumili ng mga, ano ba mga brand? Sorry, I don't really go into branded. Pwede ka lang bumili ng Kenneth Cole, di ba? Wow. Branded ba yung Kenneth Cole? Depende. Sino bang gusto natin maging sponsor? Biglang ano? Di ba? Pwede ka nang bumili ng Kenneth Cole, pwede ka nang bumili ng Armani, di ba? Wow. Pwede ka nang bumili na sa Hermes kasi you have to pay, you have to spend your way up pa eh. Talaga? Dapat mag-start ka muna ng small item. Hindi ka pwedeng bumili agad ng bag. Dapat bili ka muna ng maliit-liit. Tapos parang you have to earn your way, spend your way. Ako naisip ko sa lifestyle inflation, nung nakita mo ang laki na ng sweldo mo, biglang nag-enroll sa gym, biglang nag-update ng wardrobe, biglang nag-subscribe sa kung ano-ano, tapos yung bag biglang mo, bumili ng kotse. Bag mo LV na, 'di ba? O Gucci na, 'di ba? Dati yung bag mo ano lang, bag. Uy, grabe ka naman. Hello sa mga brands, no. Hindi ko sabihin, biglang Gucci ka na, ganyan. So para sa akin, hindi masama na mag-upgrade. Ang sa atin lang is be responsible or be conscious on how you are upgrading your lifestyle. Make sure that it is still within your budget. Okay? So, kunwari, gusto mo mag-enroll sa mamahalin na gym, gusto mo mag-upgrade ng wardrobe mo, wardrobe, accessories, gusto ganyan. Mo bumili ng mga gadgets, gusto mong bumili ng kotse, minsan may mga yung mga unang naisip, ay pwede na ako bumili ng TV. Nako. TV ng malalaki. Before nila gawin 'yon, they have to sit down, list down talaga yung cost of living expenses nila, and i-compute yung take home pay kasi minsan 100,000 yung sweldo mo pero ang take home pay mo doon mga 80,000 lang, 'di ba? So you have to make sure that you are still spending within tapos your means. Tapos zero interest pa? Oo. Naku, patay tayo so, dyan. You have to really sit down, know how much you are spending each month para responsible yung pag-upgrade mo ng lifestyle. Hindi pwedeng biglaan. No? Yes. So, kailangan really conscious pa rin kung ano yung capacity mo, what you can afford. Of course, congrats, you can afford a little bit more, even a few luxuries, but don't overdo it to the point na parang babalik ka rin dun sa dati na nagsastruggle ka financially, no? Kasi biglang dumami din yung mga gastos mo na unnecessary. Parang ano, no? Di ba yung the usual kento ngayon, mga nananalo sa loto? Di ba yung mga one day millionaire, tapos after a few weeks, a few months, parang ubus lahat, di ba? Yes. Bili ng ganito, bigay sa ganyan. So, you know, i-pacing nyo lang. I mean, there's really pacing, that... Pacing, maganda yung word. Pacing lang natin. Pwedeng, kunwari, not for anything else, pwede ngayon TV muna, di ba? Tapos next month ganito. So, kumbaga, ano lang. Ano? Isa-isa. Tamang pacing. Hindi naman tatakbo yung mga yan. And there would always be better models. Better models, ganyan. O yun, saka... Ayun na nga, saka at the end of the day, mabubulok din. Masisira rin, no? May obsolescence din kasi. No? May obsolescence din. So, and to help you with that as well, I think maganda rin na ano na yung may plano ka talaga. Ilista mo yung mga, yun yung mga gusto mong puntahan. Mayroon na sila ngayong luxury na gumawa ng financial plan na kasama yung a little bit of their wants. Yes. No? Yung kasi ngayon, may pangpondo ka na. Like, for example, yung gusto mong puntahan, business capital, you know. Tapos from there, well, we can help you devise kung how much you should be investing for a particular goal. Pero ilista nyo lang and then from there, makikita mo na unahin nyo muna ang pondohan. And prioritization din. I mean, like for example, halimbawa, gusto nyo talagang pumunta ng Maldives. No? Maldives. Sabi mo, 5 years down the road.
Okay lang ako halimbawa gusto mo mga 700,000 siguro for ang laki naman no 700,000 for Madis. Eh, obviously hindi ko pa nakakapunta doon. Gusto ko yung gusto mga 200 lang naman yun. Mga 150. Gusto ko naliligo sa caviar. O halimbawa, o di ba? O Bora Bora. Okay. O ayun, halimbawa, 500,000. Kunwari, 500,000. So pwedeng kung simple straightforward na ano na pag-iipon 500,000 divided by 500,000 a year divided by 12 so yun dapat mong itabi. Oo. So pag pumunta ka ng mall at may nakita kang magandang you know LV or Gucci na bag na gusto mong bilhin parang okay do I buy this pero yung pinambili ko dito eh pang Bora-Bora ko, di ba? O pang Maldives ko. So there's that control already. Mm-mm. And I think that auto-investing would help. Yes, yes. Lalo na ngayon with the banks, you can do yung auto-investing na madedebit sa account mo. I think that would help a lot. Kasi kumbaga, nawawala. They can afford na may ganun eh, no? Na auto-debit, no? Oo, mawawala na agad sa'yo yung ano eh. Mawawala na yung pera sa'yo. So at least, yung matitira sa'yo, you know, yun na lang talaga yung magagastos mo. And another thing, I think, maganda rin, no, yung mga forced savings. Mm-hmm. No? Ako, offhand, nakikita ko maganda yung endowment plan mm-hmm. ng mga insurance. Mm-hmm. Kasi sa endowment plan, well, with the investments kasi ngayon, meron ka mga 6-month holding period, mm-hmm. even yung iba nga, 0-day holding period or 1-day holding period lang. Of course, kapag auto-invest ka, baka ma-withdraw mo rin. Oo. Diba? Mm-hmm. Pero yung mga endowment plan kasi ng mga insurance, mm-hmm. ano yun eh, may maturity eh. Oo. May maturity. So, kung may maturity yan, hindi mo magagalaw. So, halimbawa, nakumuha ko ng endowment dati, 15 years. Ay, talaga hindi ko magagalaw for 15 years. So, every quarter, naghuhulog ako doon. Mm-hmm. Tapos, after 15 years, I get the whole substantial amount. A substantial amount after 15 years. But, maganda nun, during that time, covered ako with insurance. Mm-hmm. So, maganda rin siya in terms of, ano, in terms of, yun nga, capital preservation, kasi hindi siya volatile as the market. Pero may forced savings ka. So yun, magaganda yung mga auto-invest, endowment plan, ano pa ba. Mga bonds, maganda rin. If you will be investing, halimbawa, may mga RTB issuance recently, di ba? Yung bond. Kunwari, may extra 100,000 ka, o di, lagay mo sa bond, i-invest mo. At least, eh, hindi mo siya, you know, after, although magagasos, pwede mo siyang ibenta, pwede mo siyang ibenta, pero, kumbaga, parang, yung, momentum para ibenta pa yun, may effort pa. So, parang tatama rin ka na rin. So, yun, maganda rin. Kumbaga, mag-input ka rin for the future na mahirap kunin yung pera. MP2, pwede rin yun. Pag-ibig MP2. So, kailangan nila tandaan yung last letter nung Henry. Di ba? Yet. So, not rich yet. So, ibig sabihin, talagang dapat meron silang plano para eventually maging mayaman sila. Yes. At hindi nila ma-achieve yung pagiging mayaman kung magiging gastador sila sa mataas na sweldo nila ngayon. Oo, so, yun lang matitira. No? Oo, so ang pinaka-advice natin sa mga Henrys ay una muna, learn how to manage your budget and pay off your debts. Mm. And then I would say consult with a financial planner or a financial advisor para ma-set up yung financial protection mo and create a retirement fund or a retirement investment strategy. Yes. Kasi yung investment strategy which you can now afford kasi high earning ka na, may pampondo ka na sa investment or sa retirement mo, oo. Yun yung magdadala sa'yo dun sa palasyo. Oo. Para maging ano ka, ano ba, Hera, high earning rich already. From Henry to Hera. So, para eventually, a few years or down the road, you become a Hera or someone who is rich because you were able to smartly, you were smart with your investment strategy nung nagsisimula ka na magkaroon ng magandang cash flow. Yes. Uh-huh. Dagdag ko pa pala. Okay, huwag kalimutan ang mga kamag-anak. What do you mean? Hindi naman sa pag-aano, di ba? Eh kung marami dyan na most especially breadwinner ng pamilya o halimbawa, i-check ninyo kung ang nanay o ang tatay, halimbawa, meron na bang Trinidad plan. Ah, oo. Kasi eventually, sa'yo din pupunta yung responsibility, ganun no? Ganun din yun. Lalo lang kapag ikaw ang Henry-Henry. Henry-Henry ng pamilya. Nako, kuya, ate, nako, titingin lang sa'yo mga kapatid mo. Oo. So, kung ako,
Okay, kung tingin ninyo eh kailangang tulungan ng mga magulang in terms of that, naku, bilhan nyo na rin ng memorial plan. Kasi ganun din, sa inyo rin mapupunta yan. Mm-hmm. Apart from that one, you can go for yung mga complimentary HMOs. Okay, meaning yung mga HMO apart from the ones that you have in your company, kasi kapag wala na sa company nyo, wala na yan. Diba? Pero sa mga company kasi, depende sa rank nyo ha, kasi kung hindi pa kayo mga at least, ano ba, senior manager level, assistant vice president level, parang yung HMO coverage ninyo medyo baka kulangin pa. May mga HMO na naman na pwedeng kunin ngayon na voluntary paying, independent of the company na plan, yun, na may mga inclusion sa family. Yun. But I think it's very important that you also consider ano yung magiging dynamic nung relationship nyo with your family, because pag mataas na yung sweldo mo, alam yan ng family mo eh, na ayan, mataas ang manager na, or bigla ka siyempre, pag na-promote ka, magpapakain ka, di ba? So alam na nila lahat, manager or ka na. Or bigla kang, ano, punta abroad, di ba? Nagkaroon ka na, naging OFW ka, so ang expectations bigla ng mga kamag-anak, na ay, malaki na yung sweldo na yan. So it's important to have a sit-down communication with them na ito yung kaya kong ibigay, ito yung magiging dynamics natin, hopefully they're willing to help, kasi syempre I think it's also good to bring along your family, especially yung ano mo, yung immediate family mo, sa ma-experience mo na I would say na high earning upgrade mo. So hindi naman tayo nabubuhay sa mundong ito na mag-isa lang. So it's always good to be generous with your wealth, but not may limit. Not to the point na ikaw mismo mahihirapan or ikaw mismo hindi mo na-enjoy yung pinagtrabahuan mo. But of course it's also budget. It's always good to share what is, I would say, comfortable sa'yo. Yeah, na hindi ka nababawasan din. I mean, na hindi nasasacrifice yung sarili mo, kasi parang ganito na lang, isipin nyo na lang, kapag kayo walang-wala na, sino tutulong sa inyo? Oo. At pag kayo walang-wala na, ano pang mabibigay ninyo? Di ba? Eh, said na rin kayo. So, just at the budget, like, kunwari, I don't know with you, it could be an absolute amount na 5,000 lang or 10,000 lang, or it could be a certain percentage. Like, basta 10% pang tulong yan sa pamilya. Okay, whatever that. So, kung may umano, kami lumapit, basta charge sa 10%, anything more than that, wala na. Kasi syempre, marami pa yan. Retirement, o magkakasakit ka. May mga considerations. Consideration, magkakasakit ka pa. Naku, isa pa rin yan. Dapat, yun nga, yung health fund mo, dapat pondohan mo rin yan, yung mga health insurance. Kasi, isang sakit lang, naku, talaga naman. Yan ang malaking umuubos talaga sa, ano, sa kaperahan natin. Yung nagkasakit. Alright. So, sa mga Henry dyan, bukas ng aming opisina para sa financial consultation. Mag-Henryhan tayo. You can email us at admin@wealtharchy.com and we can create a financial plan for you para naman ma-optimize sila yung kanilang malaking cash flow at hindi masayang kung saan-saan. Baka makarni lang. Baka makarni lang ng kung ano-ano. Yan. And of course, if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe sa ating channel. So, hanggang sa susunod ulit natin video. Thank you, Renzi. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye! Bye-bye.